number 8 daw, may. Wapong ligo, nandang. Kasi mapantol ta. Ano sa nag-video? Bikan sa taas, makabot ni mo diya sa ubos. Muna natin ang mga cottages nila. At mga na mga cottages na ay kung diya pwede ka diya mag-overnight. So mo nang hagdang gikan sa taas. Kani ka tong pag-entrance na pit. Tungtong ni mo diha, kita na gudahin ni mo ang view unsa kanindot. Halibali ko para makita ganyan yung unsa kahabog. Kung diha na pala makita ang view. In morning area na medyo dako-dako na pwede kaliguan for adults or kanang kabulo mo langoy. Secured na din ha, kaya naka-concrete na din ha, palibot. Ang to diya sa may isla-isla. Dinapot sila yung part ng murag na sala suwitan, which is intended para sa mga bata. Ako na ipakita o niya, makumwanto ako. Para makita ninyo kung sa kanindot ko dito. Then same sa adult, naka-concrete siya para safe yun. Ang isla po diya, may po diya mga part for selfie and groupies. Oh! And yun din nga part sa o, nawa ko ni outlet o pasuga, karoon na na. So pwede na diya mag-overnight. Kana nga part, kana siya, muna siya. Kana, diha siya, morag, pwede na mag-overnight. Tanawang bata, nalingaw. Eh, mura ko nung last weekend. Eh, dako diha ang building, pwede diha for quad conferences. May napon sila yung mga stock din ha, so pwede ka makapalit. So diha sa unahan, makita na nimong CR. Then, unahan pagitana, nana po yung mga ipang tukod ng mga cottages. Yan ang upahan, pwede po ka diha mag-overnight kay secured po siya. May lababo, kung magluto ka, pwede na po diha. Yun ang ilang cottages, nag-range ang prices from 300 to 1,000. Then ang ilang kanang for overnight, 5. Pwede rin cottages na dool sa CR na akong gikuhan dyan yun ang kabidyohan.
So muna ako dili na part para makita ninyo katong kaliguan na intended po para sa mga bata. Kapay construct ng uban. Katong kurang nai lasuitan. Kana, kuna siya nga part. So makita ninyo diba, secured ka na concrete. Kung na pwede gagawin ang cottage niya, pwede niyo siya makontakt naman sa FB page para for complete details with sa ilang prices sa ilang mga cottages. Then kaning cottage, pwede na mag-overnight tingon itong nagpanday kay secured din na pwede siya yung mga outlet. Paligtag saka, then kanyang apart pa doon na panig CR. Diba, cottage, then unahan na. Itong dito, diha, pa doon na nag CR, itong na yung lababo din. So muna siya ka itong overnight, pwede ka mag-overnight. So nagka 150 per hour kung mag-exist ka. Kaya mong pag-stay. Tiri ko agi padung ni sa ubos na pod unaga po yung mga cottages ito itong ipakita na ako gain ng bago lang nabutang ang outlet so muna din yung area so muna ako ka din hiya then din nga part na wag na ilang shower area hindi ha pwede pa ka mong overnight din nga part then unahan morning shower area nila so sorry kaya nagbidyohan. Pari na pong saka para makita ko din yung sinong naog o pagbalik kong saka. Guwap, yung mga package dito. Ito ka rin nga part, tabok na itong nai naligo, katong nai lang shower area. So, morning on ako, nai outlet. Ang unahan na pwede ka diha mag-overnight. Naanan tayo suga diri. Lagi sa, pag ganina mo, wala pa may suga. Ah, balik po. Oo. Wala pa yung linya. Lindot na. Katong nga laki na dahil kikawante mo na dahil siya kang muragkuhan. Skip. Naghinlo na siya. Dito yung ginabutang yung basura. So ginamin din niya nga wide mga basura maabot niya. Then mo din ang view nga makita kung naka dito sa Morag Isla Isla. Makita nimo ang tibuok na resort. For more information and any queries, ngunin nyo lang FB page. Ulan ay.